So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay kasalukuyang may dubbing sa loob. So, ang gagawin po natin ay magdidirect po ako ngayon ng dubbing ng cartoons. And at the same time, magdadub na rin ako. So, hinihintay ko lang dumating yung mga tinext ko. So, syempre, ang unang step na ginagawa dito ay magka-casting ka muna kung sino yung bagay sa boses na ganito. Halimbawa, si Anna, si ganyan, si Brian, si ganyan, yan. Para alam mo na agad kung sino, kung saan sila bagay. Sige po, pasok po. So, yun. So, kasalukuyan pong nagtitake na po sila sa loob. And, silipin po natin. Makakatuwa nito yun. Magandang-gandang wag yan. Ang unang magsasalita, Lolo. Malapit na pala tayong matapos. Yun. Okay, yeah. Malapit. Again, sorry. Malapit na pala tayong matapos, apo. Meron na tayong kalabitan. Ay, meron pagkasalita. Magpapahangin lang muna ako, ama. Ayan. Yun lang, dun lang po muna tayo. Pero yan ang part na yun. Apo. Anong pangalan yun dito? Binata po. Si Binata. Yay! Kerry. Magpapahangin lang muna ako, ama mo, binibini. Super stretch pa. Sige. Pero... Stretch yung panghuli. Super bagal niya nung last line na. Yung last line na lang ba? Opo, yung last line na lang po. Napag-usapan na namin ang aking ama ang dapat naming gawin. Ako raw, Gita, ang mamumuno sa mga kawal namin. Ako ang magpapatumba sa mga kawal ni Limahong. Okay, so tapos na po mag-dub ang dalawang boy, si Sir Bebel, tsaka si Kuya Pakito. Hi! Usap-usapan. So, my friend Chris, long-lost friend. Nabigla nagbabalik. Gusto ko yung character mo tsaka character ni Chris. Halika, Chris, halika. Yung character mo kanina, mag-usap kayo. Okay, go! Sino ka ba? Ba't ka ba nandito? Lalabanan mo ba si Pikachu? Oo, ako si Ririn. Bakit? So yan, mag-adab din po siya ngayon. Nagwiwilam po ang ating technician. So ayan, habang naghihintay, titignan po muna natin yung mga characters. Tapos... the reason kung bakit may ballpen, para ma-edit nyo po kung saan kayo hihinto, yun dat. Ayan, pakita ko po sa inyo. Halimbawa, yan. Hanggang kaharian lang, tapos post na siya. Lalagyan nyo ng ganyan para hindi kayo malito. Para pag nakita nyo to, ibig sabihin, hihinto po kayo. Ganun. Oo, bata pa lang ako ay wala nang gumagalaw sa mga yan sa pagkatlason. Parang hindi tinamaan pa eh. Oo, bata pa ako eh, wala nang gumagalaw sa mga yan sa pagkatlason. Kaguhin ng kanyang anak, ito'y banal. Hayaan mo, awitan kita, anak. Yung hiker po, yung Anna. Yung partner po ng lalaki kanina bago po sila nahulog. Ah, dito. Opo, dyan po. Yan. Ay! Yung sigaw mo na, sigaw. Sigaw na lang po muna unahin. Muna. Opo. Go. Paglitas sa amin. Laman yan ay maliit na puno. Ay tatanim sana namin. Ay, pasensya na. Yan. Okay, so tapos na po sila. This time, ako naman ang uupo at magdadub. So, hahanapin ko lang po yung characters ko dito kasi ako po yung naglagay ng casting. Ayan, puro sulat na po yan. So, hanapin ko kung sino ko dito. Tapos yun po yung ititake ko. Keso, so, ayan. Isang misteryosong talaga ang nakatira sa bundok makinig. Noong una, mabuti pa ang samahan namin ng mga tao. Sa mga mayayaman, nagpapahiram ako ng mga kasuotan kapag may mahalagang okasyon. May naglakas loob pang hindi sumunod sa aking kautusan. Isang hapon ay nagtangka silang mamaril ng baboy ramo kahit na pinagbawalan ko sila. Binigyan ko ng kapangyarihan ng mga baboy ramo para protektahan ang sarili nila. Nang nakita nilang baboy ramo, nagpaputok ang matapang. Pero ang naduwag ay nagsitakbuhan. Hali kayo, tutulungan ko kayong magtanim. May pag-asa pa pala ang mundo. Kapag inilabas kita rito, hindi ka maaaring bumalik sa loob. At hindi ka rin pwedeng umalis sa prutas. Stretch po yung ano, prutas po. Isa pa po, opo. Kapag inilabas kita rito. Diyan. Ulitin ko na lang po lahat. Sige po. Kapag inilabas kita rito,
Hindi ka maaaring bumalik sa loob. Hindi ka maaaring lumabas sa prutas. So, that's it. Diyan po, nagtatapos muna ang day 1 ng dubbing natin sa mga animation. May bukas pa naman, so balitaan ko kayo. So, entutour ko muna kayo. Ito yung mic. Mic, tapos yung screen. Tapos ito yung script, headset, tapos ito yung technician, yung upuan, syempre. Actually, sa bawat studio, iba't iba naman po ang setup. So, dito kasi sa Mobile Fund, ganito yung setup nila ng dubbing. So, ayun. So, baka bukas na rin mag-dub si David. So, that's it guys. See you tomorrow. Hi, hello. So, second day na po natin na ating dubbing dito sa Mobile Fund. At ang dubber po natin ngayon ay si Trudislate. Trudislate. Maliit pa rin po siya. Hi. Wala iba kundi si Marjorie Adorable. Ang pinakamaliit. Diba? Yes. Ano ba to? Saan ba tayo mapalabas? Hindi ko din nga alam eh. Black box. Saan-saan lang. Grabe. Anyways, may nag-dub po. So, papasok na rin kami. Baka mag-makeup, mag-dub lang. Anyways, tara na. Are you ready? Gusto ko na lumabas! Inabas niyo ako rito! Gusto ko makita ang nangyayari sa labas! Pakiusap! Stretch lang to, te. Itong unang line. Oh, super stretch. Gusto ko rin makita ang nangyayari sa labas. Mahal na Ada! Ibalik niyo po ako sa loob! Pakiusap! Mahal na Ada! Nasaan na po kayo? Nakakatakot po dito. Ang lamig! Kapag malinis na at naisalansan ko na, maaari ko na po ba itong suotin? Bakit ako may stretch. Po? Oo nga, no? Ba't kinag po? Pwede pong na. Stretch. Isalasan ko na. Baka may reaction-reaction po muna eh. Yan. Galingin mo sa pagiging usa. Sanay na ako ito. Okay. Siya po yung usa. Okay na po? Okay na po. Take. Ba't kinagtatago? Mga tao lang naman sila. Perfect na usa. Usa-usa na talaga eh. Galing maging usa. Sa linya niya. Opo, may linya po siya eh. Yung grabe naman palang pinagdaanan mo. Baka po forward. Grabe naman palang pinagdaanan mo, Maria. Sa tingin mo, masasama pa rin ba mga tao ngayon? So, tapos na po ang lahat. Nakiritouch na po kami. Hindi ko na po kaya yung gutom. Maria, and the break muna. Hindi pa ako nagla-lunch. Okay, ang next po na sa salang ay si David. Ayan na. Okay. Dire-direcho. Narinig mo? Parang meron pong... Oo, pa, di ba rin na? Nalunod ba sila? Saan sila tumakbo? Wala ba silang bangka o salbabida? Nalunod ba sila? Saan sila tumakbo? Wala ba silang bangka o salbabida? Ganun na. Ayan, mag-reaction ka na dyan. Mag-reaction. Ha? Ganun ka. Hindi, isa pa. Ha? Ha? Yan. Nalunod ba sila? Saan sila tumakbo? Wala ba silang bangka o salbabida? Nalunod ba sila? Saan sila tumakbo? Wala ba silang bangka o salbabida? Yan, okay. Nalunod ba sila? Saan sila tumakbo? Wala ba silang bangka o salbabida? Oo. Tapos din po kasi sa... Okay, take. Pasensya na po kayo dito. Ito na lamang po ang nakitira kong pagkain. Kapusin po kasi David, sa pagkain lang. Mga tagrito. May pause after pagkain. Huwag mo agad idire-diretso. Kasi diba yan o, ginuhitan ko ng ganun. Iyo sabihin pause yun. Pasensya na po kayo dito. Ito na lamang nakitira kong pagkain. Kapusin po kasi... Bulol, isa pa. Isa pa. Take your time. Kaya mo yan. Pasensya na po kayo dito. Ito na lang po ang natitira kong pagkain. Doon muna tayo. Para hindi siya nagmamadali. Doon tayo sa next line ha. Yung kapos din po kasi sa pagkain ng mga taga rito dahil sa matinding tagtuyot na dinaranas namin ngayon. Okay? Go. Kapos din po kasi sa pagkain ng mga taga rito dahil sa matinding tagtuyot na dinaranas namin ngayon. Rapper, ha? Masyado mo namang minadali. Isa pa. Dahan-dahan lang. Mahalaga yung linawan mo. Go. Kapos din po kasi sa pagkain ng mga taga rito dahil sa... Na-tension ka dahil nagmamadali kay... Kalma lang.
Kalma lang. Go. Pwede lang ba tanggalin yung guide? Ah, sige, tanggalin na lang daw po yung guide. Ah, sige. Para hindi po siya natataranta. Kasi napapamadali din siya eh. Hinga ka dun sa tagtuyot para makadiretso ka. Pakikwan sa mic. Dahan-dahan lang ah. Okay. Okay. Kapos din po kasi sa pagkain ng mga taga rito dahil sa matinding tagtuyot na dinaranas namin ngayon. Sobrang namang pos. Konting-konting pos lang. Yung tagtuyot na dinaranas namin ngayon. Kumbaga, hihinga ka lang ng konti. Okay? Tsaka huwag mong kainin yung words mo. Lakasan mo. Ha? Okay, go. Kapos din po kasi sa pagkain ng mga taga rito dahil sa matinding tagtuyot na dinaranas namin ngayon. Mukhang maganda yun ah. Mukhang okay na. Kapag tubig. Tubig daw, tubig. Teka lang. Preview natin. Sige po. Preview natin ha. Pasensya na po kayo dito. Ito na lamang po natitira kong pagkain. Kapos din po kasi sa pagkain ng mga taga rito dahil sa matinding tagtuyot na dinaranas namin ngayon. Maganda. Okay na po yun sa inyo. Okay. O sige po. Parang sa akin, kulang pa sa emotions eh. Patay tayo. Kasi bigla. Pasensya na po kayo dito. Parang mahirap kasi isin. Oo nga po eh, mahirap parang na. Parang may toothpaste na. Pwede na ranas namin ngayon. O sige, pwede na. Pwede na. Huwag ka na malungkot, pwede na. Pasado na. Okay, next. Hindi po bali, bahala na po ako mamaya. Bakit ka nandito? Hindi ako pwede makipag-usap sa mga kalalakihan nang walang pahintulot. Ah, Gita. Gita ang aking pangalan. Kailangan ko na umalis. Baka makita ka ng aking mga bantay. Maari ba akong pumunta sa burol? Oh, magandang umaga, Maria. Ba't na pa rito ka? Papaya po. Galing kay ina. Aba, maraming salamat. Okay. So, tapos na po ang lahat at ginabi na po kami. Ito, pauwi na kami ni David. Papahinga na po ako at Friday ngayon. So, may guesting po ako sa Energy. So, dahil dyan, maraming salamat sa inyong panonood. And sana marami kayong natuklasan, natutunan sa ginawa ko po ngayong pagdadab. Bye! Paalam na, guys! Grabe! Okay, guys. So, sobrang nakakapagod po ang araw na to. Mas mahirap pong mag-direct kesa mag-dub. Actually, napakadaling mag-dub kasi pag tapos ka na, okay, bye, alas ka na. Pero pag director ka, buong araw ka magbabantay. Siyempre, babantayan mo yung mga dubbers kasi baka may magkamali, baka may maiwan, baka hindi sync, ganyan. So, ang hirap. So, ayun na nga guys. Sana marami kayong natutunan at na-witness sa mga ginagawa namin sa likod ng mga animation, mga cartoons, ganyan. So, ang unang-unang ginagawa talaga, yung script. Number one yan. Kailangan okay yung script, nakasync lahat para pag dinab na ng mga dubbers, ng mga voice talents, okay na. Diba? Sakto na talaga siya. Number one, script. Number two, casting. Siyempre, ikakast kayo kung ano sa tingin ng director yung bagay na boses sa inyo. Sila yung nagde-decide niyan. So, pag nakast na, ayan. And then the third, pwede na pong mag-dub. So, pag mag-dub na, ayun na. May script, tapos may naririnig kang original, pwedeng English, pwedeng Japanese, pwedeng Chinese, sasabayan mo yon. Tapos nakatingin ka rin sa screen, habang sinasabayan mo yung boses na naririnig mo sa headset, tapos nakatingin ka rin sa screen, tapos nakatingin ka rin sa script. So, kailangan, multitasking talaga, kailangan, lagi kang gising, hindi ka tulog-tulog, kumbaga laging alive na alive yung utak mo, kasi ang dami mong tinitignan eh, diba? So, hindi rin siya ganun kadali. Pag pinanood nyo, akala nyo, ay, yan, na-sync yan. Ay, ganyan lang, mag-boses ka lang. Hindi, kasi hindi porket na-sync mo, okay na. Diba? Kailangan may feelings din yung sinasabi mo. Tama rin yung tono, diba? Ganon. Tapos, hindi naman porket magaling ka umarte, okay ka na rin mag-dub. So, kailangan partner din yun. Kasi, kailangan, kung marunong ka umarte, marunong ka din mag-sync. Diba? Kumbaga, pag sinabing tighten, ibig sabihin nun, paiksiin mo. Pag sinabing stretch, babagalan yung pagkasalita mo, ganun. So, mag-a-adjust ka talaga. So, mahirap talaga siya. Hindi siya basta-basta. Pero, ayun, pwede naman siya matutunan. Lahat naman ng bagay pwede matutunan. Pero, depende rin kung hilig mo talaga. Kasi, first lagi, kung gusto mo ba yung ginagawa mo. Kasi, mas madali ka matututo kung gusto mo yung ginagawa mo. At pangalawa, kung feeling mo ay may talent ka talaga doon, di ba? Kasi, mahirap naman kung wala talaga. Baka sa ibang, ano ka po pwede. Baka sa ibang linya, di ba? Ganun. So,
Dahil dyan, sobrang putla na po ng mukha ko, so magpapahinga na ako ng konti. Dahil maya-mayang konti, pupunta naman ako sa Energy dahil mag-guest ako. So, walang pahinga po. Oh my gosh. Dahil dyan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Thank you and subscribe to my channel. Bye!